Good morning, last sa kaniwan. Medyo madilim-dilim ba mga kababayan? Anong oras na ba? No? Sa alas 3 pa lang mga kababayan. No? Tayo nakapila ngayon dito sa Terminal 3. Pero bago ang lahat mga bayan, pag-usapan natin kung malabo ba o malinaw yung nangyaring pagsampa ng demanda kay General Bantag at saka doon sa deputy security niya mga kababayan. No? Ito mga kababayan, pakinggan po natin ang paliwanag ni dating Sec. Panelo, no, na isang napakagaling na abogado na tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte noong kanyang panahon. Tingnan natin mga kababayan kung malabo ba o malinaw yung mga pangyayari na binibintang po sa kanya. Ito po, pakinggan po natin. First lapid case. Yung pinrovide po niya yung plot, yung tatlong gang sa loob ng bilibid, nagkabagambag para sa blood money. Are you referring to the Percy Lapid case? Percy Lapid case. Kaugnay pa rin dito dahil si Percy ay isang mamamahayag. Yes. O, alam po ninyo yung kasong yan eh. It's strange, not only my intelligence, but one's intelligence. Dahil unang-una sabi nila yung 550,000 were pulled sa tatlong grupo ng mga gang sa Bilibid Prison. Eh, akala ko ba ang principal suspect nyo isang high government official? Eh, 550,000 pesos, eh, hindi malaking pera yan. Kayang-kaya yan ng isang government official. Pangalawa, ang isa pong kriminal, as a rule, kung siya ay gagawa ng isang krimen, siyempre gusto niya, siya lang ang nakakaalam. At kung hindi niya pwedeng gawin, ang pinaka-regla niya, kailangan isa o dalawa lang ang nakakaalam. Eh, biro niyo, kinontak tatlong commanders, eh, daan-daan ang mga membro niya, pati sa iwahing colony daw, meron pang isa. Parang hindi ko kapanipaniwala. At saka marami pa akong tinatanong sa aking isipan. Unang-una, yung autopsy report. Hindi mo maintindihan kung ano naman totoo nito. Sabi, walang foul play. Sabi ng pangalawang sorbe na independent, pinatay sa pamamagitan plastic bag. Alam po ninyo, medyo... Kasi, yung second autopsy, hindi naman sinalungat yung unang autopsy with respect na wala naman daw physical injuries na nakita. Hindi rin nilason. Wala rin nakitang bruises o mga lacerations man lang o kahit na anong bagay na makikita mo. Eh kung totoo po na yun ay tinakpan ng plastic bag, eh hindi po ba? Ikaw ba kung tatakpan ka ng plastic bag, eh, hindi ka lalaman? Magre-resistance ka. Automatic may resistance. May resistance ka. Oh. Eh, di dapat. Kung... Siyempre, magpupumiglas ka at magkakaroon ka ng mga galos, eh wala. Kaya malabo. Tuloy mo, Mr. Panelo. May resistance, lalo pa sinabi nung autopsy report, yung second, na malakas. Mm. O di lalaban yun. Mm. O so kailangan mo dalawa o apat na tao para hawakan mo sila. At syempre, you will be exerting pressure. So, hawakan mo yan. Magkakaroon ng mga marka yan eh. Oh. Malaban eh. Pero, ang paliwanag, lalo akong... Alam mo ba kung paliwanag, bakit daw walang resistance? Eh, kasi resign na siyang mamatay. Ha? Ano ba yan? Ano ba? Yan. Ibig sabihin, mga kababayan, yung sinasabi ni Mr. Panelo na huli na, ibig sabihin, hindi na siya lalaban, gano'n? Na yung mamamatay na lang siya? No, walang gano'n. Kasi isipin mo, tatakpan ka ng plastic sa ulo mo. Hindi ka lalaban, hindi ka magpupumiglas. Kaya malabo, ano? Ito, pakinggan pa uli natin. The moment na tinakpan yung mukha niya ng cellophane, parang gano'n. Payag na raw siya. Okay na. Okay na raw siya. Naman eh, ano mo ba yan? Eh, alam nyo, yung instinct ng self-preservation, natural na ano yun, katutupan talagang malakas yun. Hindi pa pwede. Another thing na tinatanong ko, nakatanggap daw ng text. Okay. At sinabi yung tatlong commander, ang
kung ako'y mamatay, itong tatlong ito, may kaugnayan dito. E, teka muna. Nasaan yung telepono nung nag-text? Wala naman sila nakuha ang telepono. So, paano kung hindi naman yun ng ano, yung nag-text, hindi siya yung may-ari no? Baka iba, para lang ma-mislead. Kasi parang masyado lang magulo itong kasong ito. Kasi, tingnan nyo, sabi, dalawang middleman. Mm. Okay, dalawang middleman. Yung isa, yung na... Nachugi. Namatay. Yung isa naman, taga iwahi at dumating. Eh, nabasa ko ngayon sa diary, eh, tinatanggi niya. Sabi niya, hindi ko kilala yan. O, laloko na. O, papano na ngayon? Isa pa. Sabi, oh, dalawa raw ang mastermind. Bakit dalawang mastermind? Kailan mo nakakita ng dalawang mastermind? Isa lang ang mastermind dapat dyan. Isa lang siyempre yung magpaplano dyan. Kung isa lang ang gustong pumatay sa isang tao, isa lang ang galit dyan o may reason. Okay, bakit naging dalawa? Unless, o ito, yung unless, baka iniisip nila yung pagpatay dun sa komentarista at pagpatay dun sa middleman, dalawang. Eh, teka muna. Medyo malabo yata yun kasi konektado eh. Dahil namatay 4 days after na ginalanan. Buti sana kung hindi ginalanan. Eh, ginalanan. So, ibig sabihin, konektado. O, one tanong ko. Kinonsider ba ng mga investigator na itong si General Gerald Bantag, nemesis at tormentor ng mga kriminal ng mga sindikato? At maaaring baka piniprame up lang yan. Kailangan tingnan mo yung angle ng lahat na yan para malaman natin ang katotohanan. Dapat balanse, Attorney Sal, yung pagtingin sa kabila at dito sa kabila to arrive na yung conclusion mo sa kaso talagang tumpak doon sa nangyari. Hindi lang yun. Kasi alam mo, pagdating sa woman, proof beyond a reasonable doubt, baka madismisan ka ng kaso yan. Sa labo ng kwento mo, ang gulo ng... Totoo naman, malabo talaga ang mga kwento, kaya wag nilang madaliin yan. Ako, nakakahiya. Tuloy mo, Mr. Panelo. Ang gulo ng kwento, kaya sa tingin ko, wag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Pag-aralan nyo munang mabuti, hanapin nyo yung totoo dito at kailangan malakas ang ebidensya. Pag magaling ang abogado nyo dyan, ako... Ilalampaso kayo niya. Pero Attorney Sal, naalala ko, kasi nung lumitaw itong press conference ni DILG Secretary Benner Abalos, live tayo nandito eh. Correct. At sinabi mo na parang nakakaduda itong paglitaw ng self-confessed gunman. Ang sabi ko, from the very start, bakit kayo nag-press briefing dyan? Mm. Dapat, since sumurrender na pala yan the day before, alam niyo na pala yung mga sasabihin niya. Ba't yung paprinisinta? Sana, kinuha nyo na yung impormasyon at tinuhog nyo na yung mga Yan ang isang napakalaking pagkakamali ni Benhar Abalos. No? Pakinggan po natin itong paliwanag ni Mr. Panelo. Duro, madali na sana. Di ba? Kung alam, syempre, kung kilala mo, kung totoong kilala mo, di alam mo na kung saan mo hanapin. At kung hindi mo naman alam manapin, syempre tatanungin mo, paano mo nakukontak? Sa telepono po, tawagan mo, sabihin mo, dagdag, may dagdag, kaya magkita kayo. Andali sana eh. Eh masyado silang hot, eager beaver na magpresenta. Ayan, loko-loko tuloy. Nakawindang-windang ang kwento. Kaya tuloy may mga naiipit, Attorney Sal. Eh, oo nga, kaya nga sabi. Kasi nga, papogi, no? Kaya ang nangyari, ayan, nagkaletche-letche na, no? Tuloy mo, Mr. Panelo. Ito. Si General Bantag, either collateral damage siya or sitting duck siya. Kawawa naman. Samantala, Attorney Sal, binigyang diin ni Yan mga kababayan, ang paliwanag ni Mr. Panelo. Pakinggan din po natin ang isang magaling na vlogger na abogado rin. Pakinggan po natin yung kanyang paliwanag. Ito po. Pagpasok ng 550K sa bank account ng sumukong gunman, no, sa Percy Lapid case, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Mga kabatas natin, alam nyo po, kaduda-duda rin. Hindi naman, gusto ko lang i-trigger yung inyong critical thinking. Ano, kasi parang yung mga nagbayad o kaya gumawa ng mga transaksyon
dito sa Percy Lapid case ay parang hindi siguro nag-iisip ng tungkol sa batas natin. Diba? Unang-una, maraming middleman, siguro parang sinadya nila yung mga bagay-bagay na mahuli sila. Kasi parang dito rin, mga kabatas natin, usually, sinasabi ko nga sa inyo, sa mga ganitong transaksyon, cash ang bigayan. Dito, mga kabatas natin, pinasok pa sa bank account. Ngayon, very essential kasi rin yung amount na pinapasok sa bank account. Kasi meron tayong tinatawag na covered transactions doon sa anti-money laundering law. So parang itong amount na diniposit sa bank account ng gunman, mga kapatid natin, sinadya para mahuli. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Pakinggan muna natin yung balita. Kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang idinipositong 550,000 pesos sa account ni Joel Escorial sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagtugma ang naging pahayag ni Escorial sa nakitang pumasok na pera sa passbook ng self-confessed gunman. Yan mga kabatas natin, pumasok sa passbook. Like I told you, mga kabatas natin, parang sinadya yata ito para mahuli. Tignan natin yung batas, no? Planted talaga. Ito, mga kabatas natin, yung 2021 AMLC, Registration and Reporting. Ito yung pagre-report ng mga transactions. Ito yung guidelines. Meron dito tinatawag na covered person. Ano yung covered person, mga kabatas natin? Ito yung mga financial institutions. No, and designated non-financial institutions. Katulad ng mga bangko. Yung bangko kung saan diniposit yung pera na pinambayad doon sa gunman. Ngayon, ganito kasi yan, mga kabatas natin. Ganito kung paano tumatakbo yung registration and reporting na ito. Kapag merong transactions na tinatawag na covered transaction, ito yung number one. Nandito yan, mga kabatas natin. Lalaki ako para makita nyo. Baka sabihin nyo, invento ako katulad ng iba dyan. Ito. Kita nyo na ba? Hindi ba? Paano ko ba iyaano ito? Sara natin yung tools. Tapos ipurong natin sa ganyan. Tapos ito. Nakalagay dyan, no? Covered transaction, sabi niya. A transaction in cash or other equivalent monetary instrument exceeding 500,000 pesos. Ngayon, mga kabatas natin, kapag 500,000 pesos o mas mataas sa 500,000 pesos yung transaction mo, tapos ipapasok mo sa bangko, ipa-flag yan ng covered person. Sino yung covered person? Yung banking institution. Yung banking institution, gagawa siya ng covered transaction report. Dito, covered transaction report, no? Tapos, isasubmit doon sa Anti-Money Laundering Council. Isasubmit doon sa council. Ngayon, mga kabatas natin, ano ang silbi nito? Kapag kasi matataas na halaga ng pera, I bet yung mga tao na na mga nagkakaroon ng transfers ng pera doon sa kanilang bangko, tumatawag sa inyo yung inyong mga bangko. Yung manager ng bangko, katulad sa akin, tatawag, attorney, may pumasok. Kunwari, may nagbayad akong kliyente, di ba? May pumasok na pera, tapos mas mataas ito sa 500,000, tatawag yung bangko. Attorney, saan galing itong perang ito? Sasabihin ko ngayon. Kasi kasali sa reportorial requirements nila yon para malaman kung hindi ka naglo-launder ng money. Kasi ipapadaan mo sa bangko, tapos kunwari, lehitimo yung pinanggalingan ng pera. Yun ang money laundering. Diba? Ngayon, gamit lang tayo ng critical thinking. Kapag ikaw ay isang tao na gagawa ng masama, sa tingin mo ba,
idadaan mo sa bangko yung transaction mo. Much more! Kapag ikaw ay isang tao na gumagawa ng masama, magta-transfer ka ng monetary, ay, ng pera na may value, no? Na more than 500,000, di automatic flag yan. Automatic report yan. Ngayon, pag re-report yan sa'yo, tapos, inalam yung background mo, tapos tinignan na wala kang negosyo, wala kang pagkakakitaan, wala kang trabaho. Yan, mga kababayan, napakinggan po natin ang dalawang version ng magaling na abogado, no, kung paano nila ipinaliwanag kung malino ba o malabo ang kaso ngayon na ibinibintang po kay General Bantag, kasi nakasuhan na po siya na mastermind ng Percy Lapid killing, mga kababayan, no. So doon pa lang, mga kababayan, nagbabala na po si Attorney Panelo na baka ma-dismiss lang at syempre magkakaroon po ng kahihiyan. By the way, mga kababayan, magandang araw sa inyo at don't forget to subscribe again, like and share, and pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po ko sa lahat po natin mga video. Maraming salamat po. Good morning.